Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Panata 459. Noong una, pagkatapos sabihin ni Roxanne ang katotohanan, lahat ay nagplano na umalis sa palasyo. Total, ang bahay na ito ay hindi kay Cyrus, at sila ay pumapasok ng Crib Ado, gustong atakihin. Ngunit nang malapit nang umalis ang lahat, biglang pinigilan ni Eric ang mga taong ito at pinigilan silang umalis. Lahat ay nagtataka kung ano ang gagawin ni Eric ngayon. Eric, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Kung mayroon kang sasabihin, maaari mo bang ipaliwanag ito ng direkta? Kailan tayo aalis kung hindi tayo aalis ngayon? Tumingin si Amelia sa tubig na may malalaking mata, sinigawan niya si Eric na may sobrang excited na ekspresyon. Talaga bang bobo sila o peke? Walang magawang sumigaw si Eric, pagkatapos ay itinuro ang lokasyon ng kamera at malakas na sinabi, nakita mo ba ang kamera na iyon? Anong problema sa kamera na yan? Natigilan si Roxanne saglit at nagtanong na may tonong naguguluhan. Punong-puno ng kamera ang kwartong ito. At lahat kami ay nahuli ng kamera nang kami ay pumasok at lumitaw sa silid na ito. Kaya kahit na umalis kami ngayon, may makakaalam na kami ay nandito. Dumaan na kami dito. At nakita kami ng mga security guard sa gate na pumasok, kaya kung aalis kami ngayon, kung sakaling may mawala sa village na ito, malalaman namin na papasok kami pagkatapos suriin ang surveillance. Sumigaw si Eric na may sobrang excited na ekspresyon. Nang marinig ng lahat ang mga salita ni Eric, naunawaan nila kung bakit hindi pinaalis ni Eric ang mga taong ito. Sa bagay, napakamahal ng mga gamit sa kwartong ito. Ang isang pagpipinta na tinanggal ay maaring nagkakahalaga ng halos ilang milyon. Kung talagang namimiss mo ang isang bagay, tiyak na mahahanap mo ito, sa ulo. Wala tayong kinukuha, kaya wala tayong dapat mawala. Pagkatapos mag-alinlangan sandali, sinabi ni Manson sa mahinang boses. Nanunood ng surveillance video ang main house at nakita kaming pumasok. So it can be considered na pumasok kami sa bahay ng walang pahintulot. Maaring wala akong magawa. Ngunit ako ay tubong Solbury City. Alam ko kung sino ako pagkatapos suriin, kaya hindi tayo maaaring umalis ngayon. Malakas na sabi ni Eric. Matapos marinig ang sinabi ni Eric, humigpit ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Dahil napagtanto na nila ngayon ang kabigatan ng bagay na ito, kung ito ay pagkawala ng mga bagay o pagsira sa mga pribadong bahay, ang mga kahihinatnan na ito ay hindi mabata para sa kanila. So ano ang dapat nating gawin ngayon, Eric? Si Amelia ay halatang nalilito sa oras na ito, at tinanong si Eric na may sobrang kaba na ekspresyon. Huminga ng malalim si Eric, pagkatapos ay ibinawling ang kanyang ulo upang tingnan ang posisyon ni Cyrus at mahinahong sinabi. Sa totoo lang, ang bagay na ito ay madaling hawakan. Tawagan natin ang seguridad ng komunidad ngayon. At pagkatapos ay hayaang maupo ang security guard kay Cyrus, kinuha ito at nilinaw na nagsinungaling sa amin si Cyrus tungkol dito ngayon at sinabing bahay niya iyon. Ngunit sa katunayan, ninakaw ni Cyrus ang susi. Pumasok kaming lahat ng hindi namin namalayan. Hindi naman dapat mahirap para sa atin, kung talagang gusto ng may-ari na managot, si Cyrus lang ang mananagot. Narinig ni Roxanne ang mga salita ni Eric at agad na natigilan sa kanyang kinatatayuan. Na may labis na gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Dahil hindi naisip ni Roxanne na ang paraan ng sinabi ni Eric ay upang ibigay si Cyrus sa security guard at hayaan siyang balikatin ni Sirid ang lahat. Mga responsibilidad na nag-iisa. Kuya Eric, hindi ba medyo masama para sa atin na gawin ito? Saglit na nag-alinlangan si Manson at marahang tinanong si Eric. Oo, sa tingin ko kung ibibigay talaga natin si Cyrus, parang medyo bastos. Mabilis ding sumunod si Grant. Kung masama ang pakiramdam ninyong dalawa, pwede kayong dalawa na magkasama at managot kay Cyrus, ngunit hindi ko siya pakikialaman sa mga bagay na ito, hindi ko pa rin alam. Pumasok ako sa nayong ito sa ganitong mga kalagayan. Tumugon si Eric na may blankong ekspresyon. Sa tingin ko tama si Kuya Eric. Kung hindi dahil niloloko tayong lahat ni Cyrus, paano tayo makakarating dito? Mabilis na sumunod si Isabel. Tama,
dahil si Cyrus ang nagnakaw ng susi, at pinapasok kami ni Cyrus. Kung may mangyari talaga, natural lang kay Cyrus na pasanin ang responsibilidad. Tumayo din si Andrea at ipinahayag ang kanyang saloobin. Tumayo si Amelia at hindi nagsalita. Ngunit hindi niya pinigilan si Eric sa oras na ito. Na nagpakita na si Anilia ay sumang-ayon kay Eric sa kanyang puso. Kung tutuusin, hindi ko ine-expect na may idawit si Cyrus, at alam ng lahat na siguradong hindi ordinaryong tao ang may-ari ng villa na ito. Kapag ang mga bagay ay lumago, hindi nila ito kayang bayaran. Eric, kapag may nangyari, pananagutan ko. Okay, huwag tumawag ng security guard. Kung gagawin mo, tiyak na tratuhin nila si Cyrus na parang magnanakaw. Harapin natin ito. Matapos makitang may mali, mabilis na tumayo si Roxanne at sinigawan si Eric na may nasa sabik na ekspresyon. Roxanne, hindi dahil hindi kita nabibigyan ng mukha ngayon, kundi dahil hindi ito maliit na bagay. Kung meron ka, pwede mong ipaliwanag sa may-ari, pero ayokong maimpluwensyahan ni Cyrus. Nakikisali ako, kaya kailangan kong tumawag ng security guard ngayon. Siguradong hindi magbabago ang isip ni Eric dahil sa mga sinabi ni Roxanne. Kung tutuusin, hindi niya tinawagan ang security guard para gumanti at ipahiya si Cyrus, ngunit gusto niyang patunayan ang kanyang pagiging inosente. Matapos sabihin ang mga salitang ito, hindi na nag-atubili si Eric. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at nakita ang numero ng telepono para sa opisina ng pagbebenta ng Royal Courtyard. Eric, nakikiusap ako, huwag kang tatawag sa telepono, okay? Kung talagang nahuli ng security si Cyrus, baka masira ang buhay niya. Si Roxanne ay hindi. Hindi niya inaasahan na si Eric ay magiging napakalupit at talagang handang tumawag, kaya mabilis siyang naglakad at pinigilan si Eric. Roxanne, pasensya na, ayokong madamay sa anumang paraan dahil kay Cyrus. Sa tingin ko, ang iniisip ng ibang tao ay dapat nakatulad ng sa akin. Dahil naglakas loob si Cyrus na gawin ang ganoong bagay, dapat niyang tiisin ang mga kahihinatnan nito. Malamig na sinagot ni Eric si Roxanne, pagkatapos ay inabot at itinulak si Roxanne palayo, at pinindot ang numero ng telepono ng sales office sa kanyang mobile phone. Umupo si Cyrus sa sofa na may kalmadong ekspresyon at hindi kailanman nagsalita mula simula hanggang matapos, dahil hindi siya nag-aalala sa pagtawag ni Eric. Cyrus, anong ginagawa mo dito nakaupo? Bilisan mo at makiusap kay Eric. Nag-aalalang sumigaw si Roxanne matapos makita si Cyrus na hindi gumagalaw na nakaupo. Bakit kita tinanong? At napakakalmang sinagot ni Cyrus si Roxanne. Kabanata 406 na po. Saglit na natigilan si Roxanne matapos marinig ang mga salita ni Cyrus. At medyo nagningning ang kanyang mga mata sa pagkalito. Dahil hindi talaga maintindihan ni Rickson kung paano sasabihin iyon ng karaniwang makinis na si Cyrus, oras sa kasong ito. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, si Cyrus ay dapat na mapuno ng takot ngayon. Cyrus, kung gagawin ito ni Eric ngayon, matatapos ka, hindi mo ba alam? Tinitigan ni Roxanne si Cyrus gamit ang kanyang malalaking luhang mga mata at sumigaw ang napakasabik na ekspresyon. Akin na ang bahay mismo. Dahil gusto niyang tumawag, hayaan siyang tumawag ngayon. Binigyan ni Cyrus si Roxanne ng isang magaan na tingin, sinabi niya na may napakalmadong tono. Tumingin si Rickson kay Cyrus sa kanyang harapan na may napakahindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi niya talaga maintindihan kung saan nagkaroon ng kumpiyansa si Cyrus para sabihin ang mga salitang it. Oh, Roxanne, narinig mo ba ang sinabi ng batang ito? Naglakas loob pa siyang sabihin na sa kanya ang bahay ngayon. Kaya tatawag ako ngayon ng security at nandito ako ngayon. Tingnan natin kung sa kanya ang bahay na ito. Tuwang-tuwang sigaw ni Eric, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mobile phone at direktang tumawag sa sales office. Tumayo si Roxanne sa lugar na may desperado na ekspresyon. Nakatingin sa posisyon ni Cyrus at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya maintindihan kung bakit kinailangan pang mamatay ni Cyrus para iligtas ang mukha minsan sa sales office. Kung talagang dumating siya, siguradong mahuhuli niya si Cyrus na parang magnanakaw.
Ngunit kung handa si Cyrus na iyuko ang kanyang ulo at magmakaawa kay Eric ngayon, maaaring bigyan ni Eric ng pagkakataon si Cyrus. Huli na para magsabi ng kahit ano ngayon, dahil tumawag na ang telepono ni Eric, ngunit dahil gabi na, walang sumasagot sa telepono. Si Amelia, Isabel, at ang iba pa ay nakatayo at walang pakialam na nanonood, na parang walang kinalaman sa kanila ay walang kinalaman sa kanila. Tiyak na hindi ito makakatulong kay Cyrus na humingi ng awa. Una sa lahat, hindi masyadong maganda ang relasyon nila ni Cyrus. Inaasahan ng mga taong ito na makitang ma-excite din si Cyrus. Pangalawa, iniisip nila na ang sinabi ni Eric ngayon ay may malaking kahulugan. Kung hindi nila isusumbong si Cyrus ngayon, kapag may nangyari, tatapusin nila si Cyrus. Ngayon, hanggat isinakripisyo si Cyrus, ligtas ang lahat. Itong multiple choice na tanong na alam ng lahat kung paano pumili. Si Roxanne lang ang hindi gustong makita ang aksidente ni Cyrus. Kamusta? Sa puntong iyon, sa wakas ay may sumagot ng telepono sa opisina ng pagbebenta. Hello, pwede ko bang itanong kung ito ang sales office para sa Coloswim Real Estate? Tumingin si Eric kay Cyrus, at pagkatapos ay blanco na nagtanong. Tama, Coloswim Real Estate kami, anong magagawa mo? Dahil pasado alas 10 na ng gabi, maagang dumating ang tindero ng sales office. Siya ay wala na sa trabaho, at ilang mga security guard pa lang ang naka-duty. Gusto kong i-report ang isang taong nanloob sa Imperial Palace, no? Isa sa kanilang Royal Courtyard Complex. Halika ngayon at kunin ang taong ito. Direktang sinabi ni Eric. Ang mga mata ni Roxanne ay kumislap sa kawalan ng pag-asa nang marinig niya ang mga salita ni Eric. Ano ang sinabi mo? Ang security guard sa kabilang dulo ng telepono ay halatang natigilan saglit at nagtanong sa sobrang naguguluhan na tono. Sinabi ko na may nakakuha ng susi mula sa kung saan at tumakbo sa palace, no? Isang kasama ang isang tao, naiintindihan mo ba? Ulit ni Eric na walang magawa. Totoo ba ang sinabi mo? Hindi pa rin naniniwala ang security guard sa sinabi ni Eric. Kung tutuusin, napakatagal na at walang nakalusot sa palasyo. Hindi. Ang ganitong bagay. Kalokohan, syempre totoo yung sinabi ko. Nasa palace, no? Isa ako ngayon, at kontrolado natin ang taong nanloob. Si Eric ay medyo naiinip na sumigaw. Iyon, dapat tulungan mo kaming kontrolin ang taong iyon, papasa tayo ngayon. Nauutol na sagot ng security guard, bakas sa tono niya ang gulat. Sige, maghihintay ako sa palas, no? Isa ngayon, bilisan mo at may sunduin ka dito. Bahagyang tumugon si Eric, at pagkatapos ay direktang ibinaba ang telepono. Matapos makita ni Roxanne si Eric na ibinaba ang telepono, bumagsak siya sa sofa at tulalang tumingin kay Cyrus. Pagkatapos mag-alinlangan ng 2 segundo, sinabi niya kay Cyrus sa mahinang boses. Cyrus, ano pa ang ginagawa mo habang nakaupo dito? Bilisan mo at tumakbo, at maya-maya ay darating na ang mga security guard. Tumakbo. Bahagyang ngumiti si Cyrus, pagkatapos ay marahang ipinilig niya ang kanyang ulo at sinabing. Bakit ako tatakbo? Nasabi ko na nga sa akin ang bahay na ito, kahit sinong dumating, hindi ako matatakot. Cyrus, oras na, nakikiusap lang ako, okay. Huwag kang masungit. Sinigawan ni Roxanne si Cyrus na may sobrang excited na ekspresyon. Hindi ko ipinakita ang kakayahan ko. Dahil sa tingin mo ay hindi akin ang bahay na ito, hintayin mo na lang na dumating ang security. Malumanay na sagot ni Cyrus kay Roxanne, na may ekspresyon sa kanyang mukha, ang kanyang ekspresyon ay napakalmado. Haha. Tumingin si Eric kay Cyrus na may nakakainsultong ngiti, at pagkatapos ay sinabing nakakunot ang noo. Cyrus, isa kang tunay na walang hiyang tao na hindi ko pa nakikita. Ganyan na nga eh, nahihiya kang sabihin na ikaw ang may-ari nitong bahay, nakakatuwa talaga. Itinaas ni Cyrus ang kanyang ulo at bahagyang tumingin kay Eric, ngunit hindi nagsalita. Ngayon itong si Cyrus ay isa lamang matigas ang ulo na patol dito. Naghihintay talaga ako hanggang sa dumating ang security guard. Sa tingin ko hindi siya maglakas loob na maging napakayabang. Nakapout si Amelia na may maliit na bibig na sumigaw.
Tinatayang kapag dumating ang mga security guard, si Cyrus ay matatakot at luluhod sa lupa upang humingi ng awa, sabi ni Isabel sa isang dismissive na tono. Haha. Bahagyang ngumiti si Eric at tumingin kay Cyrus na may mapanuksong tingin. Ta-ta-ta. Sa sandaling ito, may biglang tunog ng mabilis na yabag sa labas ng bahay. Narito ang seguridad. Si Amelia ay dumungaw sa bintana at nalaman na mayroong 5 o 6 na malalakas na lalaki na nakasuot ng uniforme ng seguridad na may mga baton sa kanilang mga kamay na nagmamadaling patungo sa gate ng villa. Dumating ang lokasyon. Cyrus, titignan ko kung kaya mo pang maging mayabang na gaya mo ngayon kapag humarap ka sa security guard. Tumingin si Eric kay Cyrus at ngumisi bago tumalikod. Takbo sa kinaroroonan ng gate ng villa.